Welcome sa aking kusina. Magluluto tayo ngayon ng lotus soup. So, ang mga ingredients natin, syempre, pangunahin natin yung lotus, carrot, chestnut, yon yung dahon ng tandarin, may peanut tayo dito, yan, binabad ko na sa tubig, at saka yung buto ng munggo, and pinakulo ko na rin yung ating buto ng baboy. Siyempre, baboy po yan. Gumamit po ako ng kalahating kilo. So, eto na po yung ating mga hiniwa-hiwang mga ingredients. At ngayon po ay nagpapakulo na po ako ng tubig. So, ganito po kalaki yung kalderong aking gagamitin. Ayan, nilagyan ko na po ng tubig. So, i-on natin yung ating stove. Dahil nahiwa na natin yung ating mga gulay. Yan, lalakasan natin. Kasi, kukuha tayo ng tubig dyan. Iboboil natin ito, yung chestnut. Aalisin natin yung balat. Kailangan maiboil po ito para madaling matanggal yung balat niya. So, ipapakita ko po sa inyo mamaya kung paano tanggalin yung balat. So, ipapakulo na natin. Gagamit tayo ng maliit na kaldero para sa pagpapakulo ng ating chestnut. So, mamaya tatanggalin natin yung balat kasi kumulo na yung tubig niya. So, i-boil lang natin ng mga 2 minutes para madaling tanggalin yung balat. Itong balat po ng tandarin, kaya binabad ko para matanggal po itong nandito, to, yung mga ugat-ugat niya sa ilalim kasi mapait po siya, so tanggalin po natin to. Dry skin po ang tawag nila sa Hong Kong. So, tinatanggal po itong kanyang, ayan, yung nasa loob niya. Tanggalin po natin yan. Yan. Tapos babad natin. Mamaya ilalagay po natin sa ating soup. Yan. Tanggalin mo po yan para hindi mapait yung gagawin mong soup. Palitan natin yung tubig. So, kumukulo na po yung ating chestnut. Pwede nang alisin yung buto. So, tatanggalin na po natin dito sa may sabay tubig at babalatan natin. Mag-ingat po tayo kasi mainit po yung tubig. So, huwag po natin siyang hahawakan agad. So, lagyan po natin ng malamig na tubig para naman di mapaso yung kamay natin. So, ayan po. Ayan. Kailangan matanggal mo po yung kanyang balat. Mas madali po kasing tanggalin yung balat niya kung napakulo mo na siya. Hirap po tanggalin. Mas mahirap naman na naman tanggalin to pag hindi nakulo. So, ganyan po gagawin natin lahat. Yung mga iba, natanggal na yung balat niya. Yan. So, ganyan po yung pagbalat natin. Lahat tanggalin natin. Yan, malapit na nating matanggal lahat. So, last na po ito at ilalagay na natin doon sa pinapakulo nating tubig. Yan, tapos na tayo. So, eto na po yung pagpapakuluan natin. Yan, kumulo na po yung tubig. So, ang una po nating ilalagay ay yung ating karne ng baboy. Ang binili ko pong parte ng karne ng baboy ay yung may buto-buto. So, yan na po yung unang ilalagay natin. And then, next po natin yung dry skin. Yung sinasabi nilang dry skin. So, tinanggalan ko na po ng
yung mga litid-litid niya sa loob. So, ang next na ilalagay natin ay yung ating chestnut. Yan, yung binalatan natin. So, ilalagay po natin lahat ng ating mga ingredients dyan sa mahuli, ihuli natin yung ano, yung pangalan nun, yung mani. Kasi, parang tatanggalan ko ng ano, ng balat yung mani. So, ilalagay na po natin yung ating pinaka-ingredients na lotus root. So, ganyan lang po kasimple ang pagluluto ng soup dito sa Hong Kong. Sisimplihan lang natin. Huwag nyo nang problemahin kung ano yung mga combination. Sabihin nyo lang dun sa mga nagtitinda na kailangan nyong gumawa o magluto ng soup para sa mga amo nyo. And then, sila na po ang magbibigay sa inyo. Dahil ako, ganun po yung ginagawa ko. So, eto po yung pangalan nito, yung mani. Pinakalas ko. Hindi ko na aalisan ng ano, ng balat yung mani. So, syempre, puno na po yung ating ano, yung ating lutuan. So, pag napakulo ko po yan, papakulo ko po siya ng 1 1/2 hour. So, pagkatapos kong mapakulo ito, konti na lang po yung tubig niya. Mga 3/4 na lang. Yan. So, ang gagawin po natin ngayon ay tatakpan na natin yung ating kaldero at hihintay natin kumulo. Pakukuluan ko po yan ng 20 minutes na malakas na malakas na malakas. Tapos, hihinaan ko siya. And then, itatimer ko siya ng 1 1/2 hour. So, saktong-sakto po yan hanggang mamayang magdi-dinner kami. Kasi ngayon po ay alas 3 ng hapon. Ganito po ako magluto ng soup namin sa Hong Kong. So, kung gusto nyong matutunan, nood lang po kayo dun sa mga upload ko kasi marami na po akong in-upload dyan sa aking YouTube channel. At sa Facebook na rin, marami na rin po akong ina-upload dyan. So, ang timer natin ngayon ay 20 minutes na malakas yung higher fire. Yan. Pagkatapos ng 20 minutes, and then, i-low fire natin, i-timer ulit natin ng 1 1/2 hour. So, see you again later. Yan. Papasilip ko sa inyo mamaya ulit. Pagkatapos na pong mag-boil ng 20 minutes. So, ganito po yung itsura niya pag kumukulo na siya. Yan, 20 minutes po nating hintayin na kumulo siya ng malakas na malakas. And then, ilo-low fire na natin mamaya. Tignan-tignan natin, bantayan po natin, baka bumulwak po yung kanyang sabaw. So, babalikan natin mamaya ulit. Ayan, silipin natin ulit yung ating pinapakulong sabaw. So, 2 minutes na lang po siya. At ayan, patuloy pa rin yung kanyang pagbulwak. May lasa na po yan kasi 20 minutes natin siyang pinapakulo. So, mamaya itatry na natin i-low fire. Hintayin lang natin mag 0 minutes. Papakita ko rin po sa inyo yung pagbulwak ng low fire. So, 1 1/2 po yun para hindi po siya ma-drain or masunog. So, ayan po, tingnan nyo. 1 minute na lang siya. So, malapit na po natin i-timer para sa 1 1/2 hour. So, ganyan po ka tagal magluto ng soup dito sa Hong Kong. Umaabot talaga yan ng 2 hours. At saka yung pag-prepare mo, kung hindi ka nag-vlog,
30 minutes or 1 hour din siya. Kaya, matrabaho po yung pagluluto ng soup dito. So, kailangan talaga mabilis yung pagkilos mo dito sa Hong Kong. Lalong-lalo na po pag ganitong winter. Yan, dahil kailangan maraming soup. Halos araw-araw nagluluto ka ng soup. So, ayan o, 1 minute na lang po siya. So, ayan, na-off na po yung 1 minute. So, ngayon po ay i-on natin ulit kasi ita-timer natin ng, ayan, 60 lang yung lakas ng fire niya. Tapos, ita-timer natin ng 1.5 hours. Ayan, o, ayan, nakikita nyo. So, yung bulwak po niya ay ganito lang. Yan. Hindi siya malakas. So, 1.5 hours po na hihintayin natin yan. So, balikan natin na ulit mamaya dahil ipapatikim ko na po sa inyo yung finished product natin na soup dito sa Hong Kong. So, after 1.5 hour, ayan na po siya. Yan, lumutang na yung kanyang mga laman kasi konti na lang yung sabaw. Ngayon po ay tikman na natin yung ating nilutong soup. So, off na natin to. Sarap. So, yan. Kuha na tayo ng sandok. So, ito po yung ating mangkok. At tayo ay mag-tikiman. O, tikman na natin yung ating nilutong soup. Siyempre, lalagyan natin ng carrots. At saka mani. Kung gusto nyo rin pong kumain ng lotus root, yan, lagyan nyo rin po ng isa. So, masarap po yung kanyang pagkakaluto. So, eto na po yung ating sabaw. Dun-dun-dun-dun! Ang sarap! So, tikman na po natin yung soup natin. Ito na po yung finished product ng ating soup. Tignan nyo naman. So, yummy. Ang sarap talaga. So, mayroon siyang carrot, mani, lotus root, karne, at saka yung yummy soup po niya. So, thank you for watching my YouTube channel. Sana po nag-enjoy kayo sa ating cooking tips dito sa Hong Kong. So, ang dami po nating iinumin today. See you in my next upload. Thank you so much po sa inyong lahat. Please subscribe Lynn Jigo Vlogs sa marami pang cooking tips dito sa Hong Kong. Bye-bye and God bless.